What's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel at nako, pag-usapan natin tong trending na topic ngayong araw na ito. Actually, talagang kagabi pa to trending at hindi bumababa ang viewership nito. Marami po talaga nga nakasunod dito sa issue na ito nila Zainab Harake, ni Wilbert Tolentino, Tony Poller, Wamos at marami pa pong nasangkot na ibang mga tao. Mamaya po sasabihin natin kung ano ang lesson learned dito sa issue na ito at talakayin po muna natin itong sinulat ni Christian Albert Soriano Gaza o mas kilala bilang Sian Gaza. At sabi niya nga dito ang kanyang title, Unbiased Scientific Analysis with Intensive Research and Substantial Data. So unang-una sa kanyang listahan, hindi totoo na si Zainab ang naghahabol sa pera ni Wilbert. It's the other way around. Si Wilbert ang nagsusunog ng multimilyones sa maraming influencers upang makilala ang kanyang pangalan because he is a celebrity wannabe like me. Yan ang sabi ni Sian. Ang kaibahan lang namin dalawa ay siya'y gumagastos ng milyon-milyon upang sumikat habang ako naman ay kumikita ng milyon-milyon habang nagpapasikat at talaga pong super sikat nitong si ano si Sian Gaza dahil kung inyo pong maaalala ito po ay lumabas ng bansa dahil nga po sa kanyang naging kaso nitong mga nakarang taon at hanggang ngayon po ay hindi siya nakakauwi pero patuloy pa rin po siyang kumikita sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga pinagdadaan ng buhay sa ibang bansa. At etong si Wilbert Tolentino, sa aking kumbaga para sa aking obserbasyon, sa aking sariling palagay, etong si Wilbert ay ano po ito, kumbaga vlogger wannabe o gustong pa-fame, yan, gustong sumikat. At ginagamit po niya ang kanyang kayamanan, siguro mayaman po ang kanyang pamilya, kaya niya nagagawa ito. O meron siyang negosyo, o meron siyang sariling pera para ubusin sa mga influencer para po siya ay makilala at maka-level siya doon sa mga sikat na vlogger. Kaya lang nga po ang problema kapag po ganyan na ikaw ay nakikipag kulab-kulab lang at kumbaga wala kang sariling community na nabuo. Yung ikaw mismo, nakilala ka as Wilbert Tolentino, ikaw ay nakilala lang sa pakikikulab-kulab, kumbaga para ikaw ay umi-epal lang sa isang community. Kunwari, makipag-kulab ka kay Zainab Harake, maaaring mag-subscribe sa iyo ang mga followers ni Zainab Harake, pero hindi ka nila papanoorin. Yan po ang masakit na katotohanan dito sa mundo ng vlogging. Kasi nga po, ang bawat vloggers o bawat influencers ay meron po silang kanya-kanyang community at meron po silang kanya-kanya rin na mga followers na bawat upload nila automatic manonood sa kanila. Kung ikay nakikikolab lang, sa-subscribe sila sa iyo, papalo sila sa iyo, mag-notify man ang kanilang live o ang iyong vlog na iyong in-upload sa YouTube o Facebook o Instagram, mag-notify man, makikita nila Wilbert Tolentino. Hindi po nila ikiklik, hindi po nila yung papanoorin. Kasi nga po, naki-epal ka lang doon sa kanilang talagang iniidolo. Yun po yung masakit na katotohanan dito sa mundo ng vlogging na ito. Ngayon, dyan po sa pakikipag-kulab-kulab na yan, para sa akin, healthy lang ito doon sa sikat. Healthy lang itong ganitong style doon po sa mga kilala. Kasi nga po, meron nga po dito tayong nalaman na yun nga daw po, gumagastos daw po ng milyon-milyon itong si Wilbert Tolentino para makipag-collab o makisali sa mga video ng mga sikat na vlogger, ang kumikita po yung sikat na vlogger. Pero ikaw na nagbayad ka ng malaking halaga, hindi ka po makakakuha o kumbaga hindi mo mababawi din agad-agad yung iyong pinuhunan kasi ang bali binibili mo lang dito ay ang kanilang likes, ang kanilang follow at yung pag-click doon sa iyong collaboration na video sa kanilang idol. Yun lang. Pero wala kang kumbaga yung sabi mo, wala, mas kalahating milyon. Kung maka isang milyon lang na views yung inyong collab video, swerte nang kumita ka dyan ng 100,000 sa 1 million views. Depende yan sa haba ng video at yung pagkakahati-hati ng ads. Yung timestamp ng mga ads. Paano kung hindi mo babawi yan, di ba?
Lugi. Ayan. Pero nakakuha ka ng subscriber. Yun naman ang importante doon. Bali, binili mo dyan ay yung subscriber. Ngayon, ito yung pangalawa ni Sian Gasa. After paying hundreds of thousands of pesos for every content, Wilbert will question and pressure each influencer kung bakit mababa pa rin ang engagement ng paid content after paying a lot. Hindi lang nila masabi directly sa kanya, yung mga followers, subscribers nila ay wala naman talaga ng pake sa isang katulad niya. Kailangan nilang sakyan ang mga trippings ni Wilbert dahil kailangan nila ang pera nito. At isa na dyan, si Zayna, business is business lang. Yan nga po yung aking tinutukoy. Ako po ay meron na pong mga kakilala na gumawa ng ganyan, mga nagpapa-collab sila, nagpapa-shoutout, nagpapa-live, nagpapa-bati sa video, greetings, ganyan. Napakarami na pong nga ginawang paraan, pero ang nangyari po, hindi po lumaki ang channel at hindi rin po sila sumikat like ng kanilang dinidikitan. Kasi nga po, meron nga pong bawat community yan. Kumwari, ikaw ay isang vlogger katulad ni Zayna Baraque, pagpalagay natin, meron kang 20 million followers, maaaring yung 1,000 dyan mag-click kapag ikay nag-upload. Yung 1,000 lang o 2,000. Swerte na, baka 10,000 ka dyan. Pero yung karamihan po niyan, wala silang pake, hindi nila iintindihan yung upload mo. At kapag hindi mo kasama si Zayna Baraque sa iyong video, wala silang pake sa'yo. Yan ang masakit na katotohanan. Mag-ubos ka man ng milyones, yan ang masakit na katotohanan. And then, ngayon po, ang bunganga ni Zainab ay walang preno kagaya ko. Ang kaibahan lang naming dalawa ay may times na pati mga sarili niyang kaibigan ay napagsasalitaan niya nang hindi maganda sa harap ng ibang tao. Small talks, kumbaga, na-witness ko mismo sa Singapore. That's one of her bad traits. Attitude na hindi tama. So, meron talagang mali dito si Zainab. At, yun nga po, yun yung masama sa isang tao. Yung kahit na ka-close mo o tropa mo, kaibigan mo, kapag nakatalikod, meron kang sasabihin na hindi maganda patungkol dito, syempre, pangit po talaga yun. At hindi po talaga yung magandang ugali ng isang tao at aabot sa punto na yung pinagsalitaan mo, sasabihin niya doon yung mga sinabi mo kapag siya'y nakatalikod. Lalo na kung yung napagsalitaan mo, ay merong lihim na inggit sa iyo, merong lihim na galit sa iyo, or meron siyang kumbaga ano ba tawag dito? Meron siyang gustong mangyari na hindi maganda laban sa iyo. So, mag-iingat po tayo diyan. Actually ako naranasan ko 'yan, kaya nga po ako wala nang mga GC ng aking supporters, wala na akong GC ng aking mga tropa peeps, kasi nga po may nangyari din pong ganyan sa aking pass na kung saan yung mga pinagkakatiwalaan kong supporters at mga kumbaga talagang solid talaga sa akin. Grabe ka solid. Pero ano po nangyari? Ako po kanilang tinuliksa at kinalaban dahil nga po hindi ko pala alam na sila po pala ay may mga inggit dito sa kanilang mga puso. Hindi natin sinasabi na inggitero tong si Wilbert. Ano kaya ang dahilan, di ba? Mapapaisip ka ng dahilan kung bakit niya nilabas yung mga conversation nila ni Zainab na mayroong mga include na mga pangalan, Madam Inuts, Wamo, Sash na Laparan, di ba? Siyempre, baka kasama na rin yan. Diba? Hindi natin alam kung ano kalaga ang tunay dahilan, pero baka kasama na rin ngayon na medyo meron talagang kaunting nararamdaman na paninibugo itong si Wilbert. Okay, next naman, ito ay Zayna Baraque is a master social media strategist like me. We know how to properly market our personal brands. We both earn tens of millions of pesos nang dahil dito, parehas kaming hustler. Ang top priority namin ay kumita ng pera gamit ang social media, and anyone na nakakadlang sa negosyo namin ay talagang sasagasaan namin. Walang puso sa puso. So ito talagang trabaho lang, walang personalan. Kung nakakalaban ka at ikaw ay mas sumisikat, mas nakakakuha ka ng endorsement or brands na nagtitiwala para ipromote mo ang kanilang produkto, talagang medyo magkakaroon ka po ng kalaban dito. At isa na nga po dyan, siguro, baka yun talaga ang diskarte nitong si Zainab. Hindi naman masama yun, pero siguro ang magiging masama na lang dito para magiging buhaya ka o magiging parang ikaw kumbaga, kakalabanin mo yung tao na
naging kaklose mo or naging kaibigan mo. Pero alam niyo po, dito kay Zainab, hanga rin ako dito sa babaeng ito kasi kita niyo naman ngayon, siya ay single mother at kung ginagawa niya po ito para sa kanyang baby, ay nako, wala po kong ano dyan, wala po kong kumbaga pagtutuldian. At yan lamang po ay tamang ginagawa ng isang ina para sa kanyang kinabukasan ng kanyang mga anak. So wala pong problema dyan para sa akin si Zainab. Okay. Okay, ito TF and Tony Poehler and her entire team is not good for business. That's a fact. If you get associated with Tony Poehler and her team, babagsak yung value ng personal brand mo. Kung gusto mo makakuha ng magagandang endorsement projects, kailangan mong ilayo ang sarili mo sa mga vloggers and influencers na putyo-putyo at walang class, kagaya ni Tony Poehler. That's how you do business, nothing personal. Ididikit mo yung pangalan mo sa mga mas nakakataas sa'yo, tapos iiwas ka naman sa mga tao sa baba. That's the way, pasensyahan. So dito kasi nasundan ko ang buhay ni Tony Poehler simula doon sa siya ay nag-aano pa lang, yung nag-twerk-twerk-twerk pa lang, nasundan ko po siya hanggang sa siya ay naging sikat na vlogger, hanggang sa influencer, hanggang sa nakarating na siya dito sa kanyang bahay na napakaganda, yung napakalaki niyang bahay na ano pa, na tawag dito, Jessica Soho pa, di ba? At hanggang sa siya ay nakasama na nitong si Makagago. Ewan ko lang kung tama ba yung word na putyo-putyo dito kay si Yangasa. Pero kasi yung putyo-putyo parang cheap, parang ganun po. Pero itong si Tony Poehler naman, kumbaga bukas na libro ang kanyang buhay, di ba? Nakita niyo naman yung kanyang pag-angat simula sa baba hanggang sa naging nakilala, hanggang sa kumbaga manarecognize ang kanyang pangalan as Tony Poehler, tapos yung kanyang pamilya, di ba? Yung kanyang team, talaga naman pong eto naman wala naman para sa akin kasi sa totoo lang, mga idol ko to, sa totoo lang kaya ang hirap po magbigay ng opinion, pero para sa akin, yung putyo-putyo, hindi bagay na word dito kay Tony Poehler. At mayroon din po kasing sariling follower itong si Tony Poehler, pati yung kanyang anak na talaga namang sikat na din at ngayon ay nag-aartista na. Diba? Kumbaga, eto po ay talagang ano lang, siguro iba-iba lang ang mga naging pinagdaanan bago maging sikat na vlogger pero o maging sikat na influencer, pero hindi naman po siguro karapat dapat sabihan ng putyo-putyo ang isang Tony Poehler. Para sa akin ha, para sa akin 'yan. So, yung ididikit mo yung pangalan mo sa mga mas nakakataas sa iyo tapos iiwas ka naman sa mga tao sa baba, that's the way, pasensya na. Yun lang isa siguro sa katotohanan, di ba? Kapag ikaw nagkaroon ka na ng medyo tumaas na yung level mo, nakilala ka na dun sa level na yon, syempre yung mga nandyan sa baba, medyo hindi mo na yan makakasama at medyo baka makalimutan mo na, pero hindi naman ibig sabihin na yan na mawawala na yan sa sistema mo, pero siguro baka once na magkita kayo, baka magkakakilala pa rin naman kayo, pero yun po talaga ang katotohanan. Katotohanan po ng buhay yan. Hindi po yan na kumbaga nangyayari lang dito sa issue na ito. Nangyayari po ito sa totoong buhay. Ngayon, at sumunod naman na punto nitong si Yangasa, sabi niya, tinalikuran ni Zainab si Wilbert because he is too fame thirsty. Na ultimo yung babae ni SC, si Skastakli, ay pinakisamahan niya ng maayos. If I'm Zainab, I will do the same thing. Matik, ay X ka na sa akin at buburahin kita sa aking buhay. There's no explanation for that. Natural law of things. Oh, tama, tama yun. Kaya Ziyangasa. At kung ikaw makikipagkaibigan doon sa naging chicks ng kaibigan mo din, di ba? Medyo parang talagang foul yan. Siyempre, kung kaibigan mo si Zainab, kaibigan mo si Skastakli, nagkaroon si Skastakli ng ibang chicks, siyempre, medyo meron pong ano yan, meron pong hindi magandang magiging pagtingin itong si Zainab sa'yo. So, tama lang yon. Siyempre, kung ikaw ay talaga ng mga ginawa sa'yo yan, mawawalan ka ng gana dun sa tao kasi mapapansin mo talaga, parang etaka, parang hayok naman to sa kasikatan, nakipagkaibigan kahit doon sa bagong chicks nitong si Skastakli, di ba po?
So, eto, sumunod naman, hindi matanggap ni Wilbert na after maubos ng life savings niya, eh, hindi pa rin niya na-reach yung level of fame and popularity na hinahangad niya matapos siyang pagkakitaan ni Zainab at ng iba pang influencers, eh, wala rin talagang pinatunguhan ng lahat, naubos lang yung pera niya until now he is just a typical YouTuber like everyone else. Sad reality. At yan nga po yung nakakalungkot para po sa, actually, hindi lang si Wilbert ang nakaranas po nito. Napakarami pong mga aspiring YouTuber and vloggers na ano na nagubos po ng pera, gumasto sa pagpo-promote ng mga sa mga sikat. Nagpapa-promote sa mga sikat na vlogger, nagpapa-shoutout, nagpapa-video greetings. Kada birthday may mga magandang regalo, PSP, Jordans, mga gamit na mamahalin binibigay dun sa influencer para lamang po sila ay makalapit doon sa sikat na vlogger. Eh ang problema nga po, kahit po maubos talaga ang pera mo, hindi po mangyayari yan. Hindi ka po sisikat. Danas ko po yan. Ako po ay isang mahirap lamang na nagtangka na pumasok dito sa mundo ng YouTube at ng pagbablog. At ako po'y walang pera na ano na gagamitin para ipapromote ko sa mga kilalang tao ang aking pangalan. Pero ang nangyari po, sariling sikap, hindi ko pa nararating yung pinakasikat, yung stardom na tinatawag ng pagiging isang vlogger, influencer o live streamer. Hindi pa po. Pero ako naman po sigurado ako sa aking sarili na ito pong aking pangalan na Macmac Pablo dito sa YouTube, sariling sikap, sariling pagbablog, sariling pag-e-edit, wala po akong tao na binayaran para umangat ang aking pangalan. Bagkus, lahat po ito ay talagang sariling sikap lamang. Ang aking video ako nag-e-edit, ang aking mga comments dyan kapag po nakita niyong pinusuan yan ni Macmac Pablo, ako po yun. Wala po ibang gumagawa niyan. At hindi po ako, wala po akong panggastos para makapagpa-promote sa mga sikat po na vlogger. At hindi ko rin po gagawin yan. Alam niyo po kung bakit. Naniniwala po ako na swertehan lang po talaga ang pagiging vlogger, ang pagiging YouTuber. Kapag nakita ng tao may talento ka, kapag nakita ng tao meron kang kumbaga kakayahan, mamahalin ka nila, papanoorin ka nila, isasubscribe ka nila, hindi na kailangang utusan ng kung sinong sikat na influencer para ikaw ay suportahan. Sariling isip na nila yan, gagawin nila yan, ilalikes nila mga videos mo, aabangan nila mga upload mo once na makita nila na karapat dapat kang i-follow. So hindi na po kailangan ng ibang vlogger para lumaki ang iyong YouTube na channel o ang iyong Facebook page. Sariling sikap lang po, kaya mo yan. Ngayon kung ikaw may pera, napakarami ko pong kakilala na vlogger na maraming pera. Alam niyo po kung ano ginagawa nila. Nagpapalaro sila. Nagpapagame sila sa kanilang mga YouTube channel. At talaga naman pong sila po ay sinusundan na ngayon ng kanilang mga community. Meron na po silang mga sariling community. O, di kung ikaw marami kang pera, gayahin mo yung ibang charity vlogger, di ba? Kung gusto mong tumulong, yung ibang charity vlogger, walang sariling pera, tumatanggap ng donasyon. What more pa yung isang mayaman na katulad mo na meron kang pera? O, di ikaw na mismo tutulong sa taong bayan, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mong bumuo ng team, ng charity team mo, mamimigay kayo ng ayuda, mamimigay kayo ng mga pagkain sa mga street children. Kayang-kaya mo yan. I-video mo lang. Kahit na may magsabi, ba't tumutulong? Binibidyo pa. Walang problema po doon. Ang masama, nagnanakaw ka na, binibidyo mo pa. Diba? Ang mabuti naman dito, tumutulong ka, pinapakita mo lang yung resibo ng iyong pagtulong at yun yung video. So, mas okay pa yon na maging away kesa ikaw ay magpa-promote sa isang, influencer. Dahil nga po, ako'y naniniwala dyan na hindi po yan ang tamang paraan para makilala sa mundo ng vlogging industry. So, ngayon, sumunod naman, Zainab is the highest paid online personality ngayong 2022. Pumapalo ng 5 to 15 million pesos ang talent fee niya per brand endorsement. Sobrang lakas niya. Walang makasabay sa level niya, not even Ivana nor Alex Gonzaga. At nakikita ko din po talaga naman ang mga pinopromote nitong si Zainab ay hindi po biro-biro na mga produkto. So kung totoo po ito, kung totoo ito na siya ay kumikita ng 5 to 15 million
pesos at walang makasabay sa level niya, even Ivana and Alex. Aba, napakatindi po talaga ni Zainab. At siguro, kumbaga, dito sa kanyang ginawang video o sa kanya sigurong pakikipag-usap kay Wilbert, ay inaalagaan niya siguro ang kanyang turf o ang kanyang, kumbaga, ano ba tawag dito, yung pinaka-lugar niya. Diba? Yung kanyang teritoryo at yun nga po ay yung pagiging influencer and brand ambassador. Parang ganun siguro. At ayaw niya na may makapasok na iba. Para nga naman syempre, makopo niya ito. Kasi strike while the iron is hot. Siguro ang pinaniniwalaan ng motto ni Zainab Arate. At okay lang naman. Para, bilang practical, diba? Wag lang talagang mananagasa ng ibang tao. Okay, so ito, sumunod naman na punto ay hindi ito matanggap ni SC, ayan, si Skastakli, ni Wilbert at ni Tony Poehler, kaya gumawa sila ng coordinated attack on a Sunday night kung kailan pick na pick sa social media. Pinagtulong-tulungan nila si Zainab Arate upang masira ang momentum nito once and for all para umatras ang mga sponsors and company brands para mawalan siya ng kita. Parang mali naman yung kanyang parang mali para sa akin kasi negative publicity is still a good publicity at ang negative publicity po ay napakaganda po nito para maka-bounce back ka yung pag-down sa iyo mababa pero yung pong bounce back niyan talaga na umaangat pataas talaga yan at yan po ay aking pinaniniwalaan na kahit ano pa pong paninira sa iyo yan po ay magiging mabuting publicity pa rin sa iyong pangalan. Hindi masisira ng ganun-ganun lang, lalo na kung isang Zainab Arate na ang kinalaban. Diba? Siguro, kung yan Makmak Pablo lang, baka napakadali lang sirain, diba? Napakadali lang pabagsakin kasi sino ba naman ako? Pero pag yan, Zainab Arate, na ultimo batang maliit, kilala niya na si Zainab, alam niya na si Zainab ay isang sikat na influencer, diba po parang mahirap pabagsakin. So, kung totoo to, pangit na step to na ginawa nung tatlo. And then, ito, naniniwala ako na may parehas, na may mali, si Zainab at Wilbert. Tama po yan. Parehas may pagkukulang ang dalawang panig kung ang nangingibabaw lang sana kay Zainab ang gratitude and compassion na hindi na sana aabot sa ganito. Kung hindi lang sana umira lang galit at inggit sa puso ni WTA, paniguradong hindi nalalaki ang issue. Sinamantala na lang talaga niya ang pagkakataon at ginrab ang perfect opportunity upang pumutok ang kanyang pangalan to the highest level once and for all. So yan, parang ano yan, parang ano ba tawag dito? Yung kamukha sa kanta ni Eminem, di ba? Yung when opportunity comes, you have to grab it. Diba? Parang ganun eh. Kumbaga, kagatin mo. So, ito na yung pagkakataon. Siguro, kung nagkaroon sila ng collaboration para gawin ito, akala siguro na itong si Wilbert ay magiging maayos. O kumbaga, parang hindi siya mababash din. Hindi babalik sa kanya yung ginawa niya. Pero, dito nga po, sa sinabi ni Sian Gasa, medyo parang dehado pa din si Wilbert at lumabas nga na siya ay hindi mapagkakatiwala ang tao dahil nga po sa kanyang mga posts. And then, dito kaya para naman kay Zainab ang mensahe nitong si Sian Gasa, Zainab, totoong kaibigan mo ko and I'm telling you right now, may mali ka dito, which is totoo naman po. Okay, hindi lang ikaw ang biktima. May this serve as a big lesson for you. Hindi pa uli ang lahat para maitama mo ang bagay-bagay towards the better version of yourself. Tanggap kita ng buong buo, including all your flaws and imperfections. Hindi kita tatalikuran at kakalabanin. I will help you to become better kasi mahal kita bilang kaibigan. So, napakadakila ng mensahe na ito ni Sian Gasa kay Zainab Arate. At ako naman po, para sa akin kasi si Zainab, napakarami po niyang pinagdaanan this year. Diba? Galing sa breakup nila ni Skasta at marami po siyang mga pinagdaanan as in talagang wasak ang pagkatao pati puso niya. So,
hindi ko po siya masisi kung maging ganito po siya, siguro baka ito po ang side effect sa sakit na kanyang naramdaman. At naiintindihan ko ang isang Zeyna Barake, naiintindihan ko ang isang Tony Poehler, naiintindihan ko ang isang Wilbert Tolentino, at ako po ay walang kinakampihan dito, wala po kung binabatikos dito, at lahat po ito ay aking mga napanood ng kanilang mga video, eh nakita ko na bawat isa ay may mali, bawat isa ay may tama, ang tangi na lang mananaig dito ay ang kanilang pagkakaibigan. Kung ito bang kanilang pagkakaibigan ay sisirain talaga ng ganitong pagsubok or sila ay lalong magiging matibay, magkakabati-bati at magiging maganda na at magkakaroon ng harmony sa vlogging industry. Wala nang siraan, wala nang pukpukan, wala nang traiduran at wala nang labasan ng sikreto ng isang tao. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you sa lahat po ng mga nakinig, mga sumuporta. At salamat din kay Sian Gasa. Dati ano to eh. Na-i-vlog ko din to si Sian Gasa doon kay Kulaong. Pero ngayon, ang ganda ng kanyang mga, ano, ganda ng kanyang opinion dito sa nilabas niyang post. So thank you kay Sian Gasa. At shoutout sa lahat po. Sa lahat po ng nanood hanggang dito sa punto na ito. Nandyan pa rin po kayo. Oh, wala akong kinakampihan. Ako'y nanonood kay Zeynab, kay Tony Poehler, lalo na dun sa kanyang anak. Naku, idol na idol ni Joyan yung anak niya. Saka yung kila, ano, dito kay, ano pa pangalan to? Milky Poehler. Naku, yung anak niya. Naku, gustong-gusto ni Joy panoorin yan. At sa lahat, lalo na sa mga XB, syempre, Filipino rapper tayo, yan ang frustrations natin, nakikita natin sa kanila yung gusto nating mangyari dati. Kaya, lahat yan, mahal natin yan at sinusuporta natin yan. Diba? So, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Nasang mampanig kayo ng mundo. Mama, chup-chup, love you. God bless us all, Pilipinas! And first, bye-bye po!